Hi guys! Welcome sa ating second video tutorial. Ngayon guys, tuturuan ko kayo paano gumawa ng model pop-up animation in Windows Form application, C#, using Visual Studio. So guys, kung naalala nyo guys, sa first tutorial natin, tinuruan ko po kayo gumawa ng loading animation. So, sana guys, nagustuhan nyo po yun. Ngayon, tuturuan po kayo ng panibagong tricks. So, eto guys, siyempre, ginamit ko pa rin yung current project natin. Pero sinet ko po yung pag-run ng application sa dashboard. So pag nirun ko po to, always nag-start na sa dashboard. So hindi na siya nag-loading animation. Tinanggal ko na po siya. So testing po natin. So ayun po siya, nasa center. So first guys, para gumawa ng ano ng model animation, siyempre kailangan meron tayong button, tapos pag kinlik natin yung button, automatic mag-slide down yung animation. So paano po ba 'yon? So siyempre mag ano tayo, drag tayo ng button. Pagka-drag natin ng button, 'yan, pangalanan natin. Pangalanan ko lang 'to guys ng click me. Ayun lang ano ko. Tapos pangalanan natin yung ano, naming show model BTN. So ayun na guys, meron tayong show model BTN. So yung second step naman guys, gagawa tayo ng model form natin. So paano tayo gumawa ng model form is ganito lang po guys. Add tapos form, Windows form. So hintayin natin guys, nag-loading po yung ano natin. Tapos pangalanan ko po itong ng model. Kung ano po gusto niyo pangalan, kung pangalan ng crush niyo, pwede po yun. Pero dito, papangalan ko model. Yan. So, in model, set ko sa center. Siyempre, as usual, ganun po yung center. Tapos, yung favorite kong size, cute size. Ay, yan. Tapos, 300. Ba't ayaw niya? So, ayaw niya magpabago. Yan. Tapos, to 300. Ayaw niya kanina. So, label. Nagtampo siya kanina kaya ayaw niya. Pero, konting ano lang po yan. Konting lambing. Tapos yan, wala po maisip. So, hello world na lang po ilalagay ko. Hello world. Tapos, yung size. Size natin. Siyempre, yung lakihan natin yung banner natin. Wala, hindi po tayo mag-design guys kasi yung tuturo ko lang po yung animation. Ng mga tricks po. So, mayroon na po tayo. Ang gagawin naman natin guys is ganito naman po. Punta po tayo ulit sa dashboard kung saan yung nakalagay yung button natin. So, yung double click po natin to guys yung button natin. Pagka double click po niyan, tawagin po natin yung pangalan ng model natin, which is yung pinangalan ko is model. So, model. Tapos, create tayo ng pangalan ng model. Yan, gusto ko model. Model din para palatandaan. Tapos, i-show natin. So, try natin guys yung system natin kung nag-a-animation na siya. Mag-i-slide na siya pababa. Testing natin. Ayan. So, nasa default lang siya, center. Nasa center lang po siya. Hindi pa siya ano. So, ang gagawin naman natin dito guys, pagka-click natin yon is nandito siya sa taas. Default yon. So, paano natin gagawin yun? Ganito po yung gagawin natin, guys. Punta tayo sa model. Tapos, itong form ng model, itong pinaka-parent form, double-click natin yan. So, ayan na po siya. Click natin yan. Tapos, this. So, yung this, guys, ano po yan? Equivalent po yan ng name ng form. Bali, yung name ng form is model. So, parang current form natin. So, ang gagawin natin, tap equal to 0. So, pag-rename natin yan, guys, ganito ang mangyari dyan. So, ito yung napakita ko lang po yung mangyari para maintindihan po natin agad. So, ayan po siya, guys. Ayan yung mangyari kapag tap 0. So, ang gagawin naman natin, guys, para mag-animation siya pababa, gagantuin natin. Create tayo ng timer. Kung naalala nyo, guys, sa loading animation natin, dito, is hard-coded yung ano timer.
So, yung second way naman po guys is gagamit tayo ng control, which is yung timer dito. Double click in natin to guys. Ayan. Tapos set natin tong timer. Yung kagaya rin po nun, ang ginawa natin, enable natin yon sa true. Tapos yung sa progress bar, ginawa natin is 35. So dito naman guys is 1. Para mabilis yung animation. Kasi sobrang bagal po kasi nun kapag hindi natin ginawang 1. So ayan na guys. Ngayon, double click naman natin tong guys, yung timer para makagawa tayo ng event listener na tick. Ayan. Ayan siya. Automatic na yun guys. So, okay na siya. Tapos, ang next step naman natin guys, siyempre, condition natin. Magko-condition tayo. Kung hanggang saan yung ano natin, ililimit natin hanggang saan lang siya bababa. So, for example, dito lang siya, hanggang dito lang siya sa side na, sa ano na to, sa area na to. So, tansya-tansya lang yun guys. Kasi ano yun, hindi natin alam yung sukat ng ano yun, ng screen natin. So, ginagawa ko, tinatantya ko na lang siya sa ano. So, ginagawa natin if tapos this dot top is choco top tarot ano is 201. Bali 200 ano less than 200 ibig sabihin yan. Kasi 201 kasi hindi siya mag-exceed dun sa 201. Hanggang 200 lang siya. Para wala tayong butal. So, ang gagawin niya is this dot top choco top. Ayan. So, guys, tapos else. Pero, guys, malulobat na. So, yung else, bibilisan ko na, guys, ha? Timer that stop. So, para bakit tayo mag-timer stop dito? Para pag na-hit niya na yung 201, is mag-stop siya para lessen yung lag ng application natin. So, tignan natin, guys, kung ano mangyari. Click. So, sobrang bagal, guys. Di ba kung nakita niyo, kaya winan ko yon. So, papabilisin natin siya, guys. Paano ba pabilisin yun? Siyempre, mag-assign tayo ng speed ng ano modal. Speed modal is equals to 5. Ay, 10 na lang, guys. Kasi favorite number ko yan. Birthday ko rin kasi yan. So, para mangyari yon, ganito yan, guys. Plus equals. Sorry, guys. Lupat na talaga, guys. Ayan. So, tignan natin. Ayan na po, guys. Pabilisin natin. Click. Ayan siya. Ayan. Mayroon na tayong modal pop-up animation. So guys, thank you guys sa panonood. I hope you like this video guys. Thank you po. See you in my next